Magandang araw mga kamatinis. Andito na naman po ang inyong kamag-aral na si Yeng Yeng. Sa araw na ito ay sama-sama nating pag-aralan ang addition at subtraction ng fraction. Dalawang operation na po ang ating sabay na pag-aaralan. Kaya kamatinis, samahan niyo po ako. Akong mag-aral, tara! Magandang araw mga kamatinis. Andito na naman po ang inyong kamag-aral na si Yeng Yeng. Sa araw na ito ay sama-sama nating pag-aralan ang addition at subtraction ng fraction. Dalawang operation na po ang ating sabay na pag-aaralan. Kaya kamatinis, samahan niyo po ako. Akong mag-aral, tara! Bago tayo magsimula, record po muna tayo mga kamatinis. Sa fraction, ang itaas na parte ay numerator. At sa babang parte ay denominator. Sa pagsusolve po ng addition subtraction ng fraction ay may dalawang klase. Ang una ay ang like fraction. Ibig pong sabihin ay magkatulad o magkaparehas ng denominator. Halimbawa, 1/2 + 2/2. Yan po, magkapareho po ng denominator. Ito po ang like fraction. Ang pangalawa po ay ang unlike fraction o magkaiba ng denominator. Halimbawa, 1/2 + 2/3. Yan po, hindi po siya magkaparehas ng denominator. Ito po ang unlike fraction. Simulan po na po natin mga kamatinik. Simulan po natin sa like fraction. Halimbawa, 2/3 + 5/3. Sa fraction ng addition at subtraction ay may tatlong paraan. Una, i-add ang numerator. 2 + 5 = 7. Pangalawa, kopyahin ang denominator. 3. Pangatlo, i-simplify ang sagot sa pinakamaliit na fraction. Sa sagot natin na 7/3 ay wala nang pwedeng i-divide sa 7, kung kaya ang final answer natin ay 7/3. Pangalawang halimbawa, 2/5 + 3/4/5. Una, i-add ang numerator. 2 + 3, 2 + 3, 5. Pangalawa, kopyahin ang denominator. 5/5. Pangatlo, i-simplify. Sa sagot na 5/5, ang numerator at ang denominator ay magkatulad. Kung kaya't ang sagot ay
equal to 1. Pangatlong halimbawa. 8 over 5 minus 3 over 5. Sa subtraction naman po, una, i-minus ang numerator. 8 minus 3, 5. Pangalawa, kopyahin ang denominator. 5. Pangatlo, i-simplify. Muli, ang sasagot na 5 over 5, ang numerator at denominator ay magkatulad. Kung kaya ang sagot ay equal to 1 po pa rin. Pang-apat na halimbawa, 7 over 4 minus 1 over 4. Una, i-minus ang numerator. 7 minus 1, 6. Pangalawa, kopyahin ang denominator. 4. Pangatlo, i-simplify. Sa 6 ay pwede i-divide sa 2. At sa 4 ay pwede ring i-divide sa 2. So, 6 divided by 2, 3. 4 divided by 2, 2. Kung kaya, ang sagot ay 3 over 2. Ito na po ang na-simplify natin. Unlike fraction naman tayo, mga kamatinix. Sa unlike fraction, gagamit po tayo ng dalawang method. Una, LCD method. Pangalawa, butterfly method. Ako po kasi kapag dalawang fraction lang ang problem, mas ginagamit ko ang butterfly method para mabilis. Pero kapag tatlo o higit pa ang fraction na aking isosolve, ay LCD method ang gagamitin, ang ginagamit ko. Halimbawa, 3 over 4 plus 5 over 6. LCD method muna tayo kung saan ay hahanapin natin ang LCD o least common denominator. Sa 4 is sa 4. 4 times 1 4. 4 times 2 8. 4 times 3 4 times 3 12 6 times 1 6 6 times 2 12 Meron na po. Sa 4 is 3. 6 is 2.
lineup na to. Isold na natin po siya. 3 times 3, 9. 4 times 3, 12. 12. Plus 5 times 2, 10. 6 times 2, 12. Pwede na po siya isolve kasi magkapareho na po ng denominator. 9 plus 10, 19. Kopyahin na lang yung denominator. Go. So, wala na pong i-divide sa 19 po. Kaya ang final answer is 9. 19 over 12. Galit na tawag ka, galit ka, galit ka lang. Natin ang sagot natin sa LCD module gamit ang butterfly method. 3 over 4 plus 5 over 6. Lagyan po natin ng antena. Kapag itong plus, kopyahin po dito. Dito po sa baba is times. I-times na po natin ng 3, 6. 3 times 6, 3 times 6, 18. Dito po natin lagay. Times naman po natin ng 5, 4. 5 times 4, 20. Dito po natin lagay. I-times na po natin dito. 4 times 6. 4 times 6, 24. Kopyahin po natin itong 18 plus 20. 18 plus 20. Over... Ito po, i-copyahin po natin yung 24. 24. Over 24. So, kapatinix, 38 at 24 is pwede i-divide sa 2. So, 38 divided by 2, 19. So, 24 divided by 2 is 12. So, 19 over 12 po pa rin ang sagot. So, ang sagot po is 19 over 12. 19 over 12. Sa inyo po, mga kamatinigs, ano ang pinakamahal?
madali para sa inyo. Kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, please subscribe. Please subscribe my YouTube channel and pakihit na rin po ang bell button para lagi kayong updated sa mga videos ko. Bye mga kamatinigs. Love you.